everyone, it's Trudas Galang from workingmomsrelly.com and OFWbusinessideas.com. Okay, so marami kasi nagtatanong sa akin kung paano ako nag-start sa online selling or paano magsimula sa online selling. So, in this video, gusto ko lang ikwento sa inyo kung paano ba ako nagsimula when it comes to selling online. And tuturo ko na rin sa inyo syempre kung paano mag-sign up sa eBay kasi marami din nagtatanong kung paano ba mag-sign up or magsimula na magbenta sa eBay. So, ako kasi nag-start ako na magbenta sa eBay nung nasa London pa lang ako. I think it was 2008 na nag-start ako na magbenta sa eBay kasi ito yung time na nagkaroon ng recession sa UK. I think worldwide naman yung recession kasi nag-start siya sa US. So, ang dami kong mga nakita or nabasa ng mga nawala ng work nun sa UK na nag-start na magbenta sa eBay. So, ako naman, parang sobrang na-curious ako. Parang, ano kayang meron sa eBay? And, naging successful din naman kasi sila doon sa mga businesses na tinayo nila sa eBay. So, ako, ginawa ko, nag-research ako. And then, nung nagkaroon ako ng lakas ng loob na, okay, sige, simulan ko nga to. So, sinimulan ko muna siya by selling my pre-loved clothes sa eBay. So, ipapakita ko sa inyo in this video yung mga email sa akin ng eBay, sa mga nabibenta kong items, and at the same time, kung ano yung mga pinagbibenta ko doon. Kasi, nung natuto na ako ng magbenta sa eBay, starting with my pre-loved items, yung mga nagamit ko na, even yung mga ukay-ukay na nabili ko noon, na jacket dito sa Pilipinas, sinimulan kong ibenta dun sa eBay, tapos nagulat na lang ako, parang wow, ang laki pala ng potential ng pagbibenta ng mga pre-loved items. So, after noon, ayun, nag-venture na ako sa mga iba't ibang items or iba't ibang products na pwede kong ibenta, kagaya ng mga e-books, tapos hanggang sa natuto na rin ako sa dropshipping and all that, but there's a separate video naman with my journey about dropshipping. So, hopefully may matutunan kayo by watching this video telling you about my journey sa online selling and how I started selling on eBay. Okay, so yung nakikita nyo ngayon sa screen nyo, ito yung mga email na nare-receive ko sa eBay every time na nakakapagbenta ako ng item. So as you can see here, ayan, ebay.co.uk. Kasi nga nasa UK pa ako at this time. And kumbaga nung nag-maternity leave ako, parang eto na din talaga yung inasikaso ko. Although paid yung maternity leave ko for 1 year, syempre iba pa rin yung makakapag-ipon ka from extra income. Kasi mga OFW mahilig sa ganyan eh. Mahilig sila maghanap ng mga extra income. I mean, hindi porket buntis ka lang ha. Pero karamihan talaga ng OFW, parang alam mo yung isip, laging paano kikita ng extra income, ano pa yung sideline na pwedeng pasukin, paano pa madadagdagan yung income mo doon. Kasi you want to make sure talaga na kung may plano ka to go home sa Pinas, pag uwi mo, kumbaga marami kang ipon or makakapag-start ka ng panibagong business or may fallback ka na talaga. So yun yung ginawa ko dito na even before pa ako actually mabuntis, nag-start na talaga ako sa online selling. And ang unang platform nga is yung eBay. Okay, so ayan, nakikita nyo yung name ko as the seller. And then ito, pre-love na to, itong new look maternity dress na to. Kasi nga, nung after kong manganak na din, syempre pinagbibenta ko na yung mga maternity clothes kasi hindi ko naman inisip na masusuot ko pa yan dahil nga mga pang-winter, diba? So kahit mabenta ko lang siya ng I don't know, mga tigma 5 pounds, ganyan. Okay lang, kasi nagamit ko naman na, and at the same time, kahit nagamit ko na siya, pag nabenta ko, di ba, meron pa rin income na papasok. Parang bumalik, parang somehow naka-discount ako dun sa binili ko. Kasi nga, kahit nagamit ko na, since ibenta ko siya, may bumalik pa rin na pera sa akin, di ba? So, isa sa mga una kong binenta talaga sa eBay, mga pre-loved clothes ko. So, meron akong binili sa ukay-ukay dito sa Pilipinas bago ako magpunta ng UK. Isa siyang Prada jacket. Hindi ko na actually makita dito sa email ko eh. Pero ang ginawa ko, since hindi ako sigurado kung original ba talaga yon, kasi Prada yung nakalagay na tatak. Tapos parang totoo naman siyang leather. Hindi naman ako marunong tumingin na talagang totoong leather yun or what. Pero yun na nga, binili ko sa ukay-ukay dito sa Pinas for 250 pesos. Tapos dinala ko siya sa UK. Pero since hindi ko kasi masyadong type yung style niya, para siyang bomber, parang bomber jacket siya. Pero color pink, old rose ang color. So okay naman, isang beses or dalawang beses ko lang yata nagamit nung nasa UK ako.
And parang ang thinking ko lang, parang try ko nga na ibenta dito sa eBay kasi baka may bumili, 'di ba? Lalo na Prada yung tatak. Ganun lang yung isip ko. So, ayun, tinry ko siyang i-list, tas forbidding pa kasi hindi ko alam kung anong ilalagay ko na price. So, ang ginawa ko, inano ko na lang siya, sinet ko forbidding, 'di ba? Kasi pwede naman whether lagyan mo ng fixed price or forbidding. So, nilagay ko siya forbidding. Oh my gosh, nagulat na lang ako. Umabot yung bidding price up to 50 pounds. Eh, yung 50 pounds at that time, since ang palitan ay 90, nabenta ko siya ng 4,500 pesos, diba? So, yung 250 pesos na pinabili ko sa Ukay-Ukay dito sa Pilipinas, nung binenta ko sa eBay sa UK, nabili pa siya ng 4,500. So, imagine, diba? Kumbaga, may pera talaga sa Ukay-Ukay. Noon pa lang, napatanayan ko na may pera talaga sa Ukay. Kasi, ang dami ko pang mga jackets na binili sa Ukay-Ukay dito na dinala ko nga sa UK, diba? Eh, syempre, nung nandun na ako, nagkatrabaho ako, nakabili na ako ng mga mas okay na jacket, mga brand new, mga coat, diba? So, yung mga sa Ukay-Ukay, pinagbibenta ko tuloy, diba? Dahil nakita ko nga dun sa Prada, nabili naman siya kahit forbidding lang, parang wow, antas ng value. So, ayun, dun ako natuwa, at syaka dun ko talaga na-realize na okay pala to na magbenta sa eBay kahit yung mga pre-loved ko lang. So, after dun sa pre-loved, nag-moved ako sa iba't ibang products na. So, nag-research ako. Hanggang sa nag-venture na ako sa pagbibenta ng mga branded items. Yung branded na nabibili ko sa mga outlet store. And yung outlet store na yun online ha. Hindi ka guided sa Pilipinas na para may pupuntahan ka na warehouse or may imi-meet ka na seller na nagbibenta ng mga branded items nga na yun na kumbaga parang outlet price mo makukuha. So ako, ang ginawa ko, nag-research ako online. Alam mo naman sa UK, parang halos lahat din ng transaction doon online, diba? So ayun, nung nag-research ako, may mga nakita ako na nagbibenta. So i-share ko lang sa inyo kung saan ako nun umorder. Kasi kung taga-UK ka, pwede mo rin gawin tong sideline or extra income, magtinda ka ng mga ganito sa eBay. Isa ito sa mga pinag-orderan ko noon ng mga binibenta ko sa eBay. So as you can see here, ang tawag nila dito exchange store. Kasi yung mga store dun sa UK, yung mga branded like Dorothy Perkins, Selfridges, tapos yung Topshop, ayan, meron sila dito mga items. Pero, diba, kung taga-UK ka or nasa high street fashion ka, talagang binibenta siya for what? 45 pounds, 50 pounds, 65 pounds. Diba, ganun kamahal? Dito, may mabibili ka ng tigpa 5 pounds, tigpa 10 pounds. So, ako, ang binibenta ko nun, mga for women lang, ang mga in-order ko usually ay yung mga dresses. Eh kasi, passion ko yun. I mean, mahilig ako sa dresses. So, pag tumingin ako ng dress, syempre parang alam ko kung ano yung bibenta tsaka hindi. Tsaka yung nag-research din ako sa eBay, pag nakikita ko na parang, oh, ang daming orders nito, ah, parang magbenta rin ako nito. So, ganun lang naman yung mga technique ko nun, nung nagsisimula pa ako na magbenta sa eBay. So, ayan, eto yung mga exchange store na tinatawag nila. Okay, so, tinanong ko naman doon sa, hindi ko alam kung dito ba ako nagtanong, o basta may pinagtanongan ako doon sa mga in-orderan ko ng ganito. Kung original ba talaga siya, kung talagang yung brand na nakalagay doon is talagang, you know, for that specific brand or for that specific company talaga. Kasi, kung nabili ko siya ng, sorry, ng 5 pounds, tapos binibenta pa siya ng 45 pounds sa high street, parang unbelievable, di ba? So, nung tinanong ko, ang explanation naman nila is that, dalawa lang yan, it's either napasobrahan yung order, tapos hindi na kinailangan yung mga yun, kaya ibinenta na lang siya at a cheaper price. And sila yung kumukuha nun or bumibili nun. Na binibenta naman nila sa amin ng mga retailers, di ba, or mga online sellers na direct sa consumer ang pagbibenta. Or, pwede na naman na nag-order sila, tapos hindi na nila kinuha yung order na yun, kasi kumbaga, lumagpas na sa deadline. So, yun lang naman yung explanation na binigay sa akin. And, it pays naman to know, di ba, kasi may mga customers ka din na magtatanong talaga kung original ba, or baka naman dinikit lang yung, ano na yan, brand, or kiniklaim mo lang na branded talaga yung item na yan from this ano company, di ba? So, yun naman explanation. And, tinanggap ko naman yun. So, ayan, nag-continue ako to sell this kind of items. So, ako, most of the time talaga, dresses ang pinipili ko. So, if you go here, ayan, women's dresses, titignan natin yung mga prices. So, if you're really in the UK, alam mo, advantage, kasi at least magkakaroon ka ngayon ng idea kung, you know, saan ka pwedeng umorder ng mga pwede mong ibenta sa eBay if you have plans on selling on eBay, di ba? Okay, so ayan. So ito yung mga examples ng mga dresses. Syempre, mamimili ka, di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat yan.
Kumbaga, parang bilhin mo, tas ilis mo. So, kagaya nito, ex-UK chain store, para sa akin, okay siya, maganda siya. Tapos ito din, oh, 4 pounds lang, tas ito, 2 pounds 80. Ngayon dito, pag bumili ka, as you can see here, may nakikita ka 10 pack. So, bibilhin mo yan, tapos random lang yung mga sizes. May makukuha ang small, medium, large. So, combination ng mga sizes na yun. Hindi mo mapipili kung ano yung size yung bibigay sa'yo. Yun lang, kapag bumibili ka talaga ng ganito. Kasi hindi ka pwede mag-shopping online na parang, okay, 10 na small or 10, 5 na medium, ganito. Hindi ganun yun. So, yung 10 pack na lang, kung ano yung nakalagay doon, kung ano yung dumating sa'yo, yun yung ibibenta mo. And, believe me, and sa experience ko naman sa pagbibenta ko sa eBay, sa UK, alam mo, kahit large sizes pa yan, kahit double XL pa yan, alam mo, nabibenta siya. Kasi, kumbaga, yung mga sizes naman nila dun, talagang merong mga ganong sizes, hindi lang mga small, medium, large yung mabibenta. So, yan, mamimili ka lang dito. Ito, 5 pack lang to. So, 4 times 5, di 20 pounds lang yan, di ba? Biruin mo sa 20 pounds yan. Alam mo yung 4 pounds na yan, yung ganitong damit, pwede mo nang maibenta yan ng sabihin mo ng 10 pounds or 15 pounds. Kasi ako pag nagpapatong nun, parang 100% lang yung markup ko. So, kung 4 pounds yan, kung 100% lang gusto kong markup, 8 pounds ko ibibenta. Pero minsan, umaabot din ako ng 200%. So, kung gagawin ko 200% yan, pwede ko pang gawin 15, 18 pounds or 20 pounds yan, di ba? Kasi for sure sa retail, yan yung bentahan na presyo. 24 pounds, 25 pounds, di ba? So, ayan, marami kang makikita dito na pwede mong pagpilian. Ako noon, syempre kasi nga, tigti 10 pack, 5 pack. So, mga tipong 5 or 6 na style ang pipiliin ko. Diba? So, depende na lang din kasi sa taste mo yan tsaka sa research mo kung ano ba sa tingin mo yung mabenta dun sa mga parang target market mo. So, ayan. So, isa yan sa mga pinagkukuhaan ko na ng mga items. Alam mo po mga binenta ko? So, nagbenta rin ako ng mga e-books. Okay, so as you can see here, ayan, nagbenta ko ng iPhone Tricks and Applications ebook. Kasi, I think ito yung kasagsagan ng time na lumabas yung iPhone. So, kung ano naman yung trending din, eh, di ba, malalaman mo na parang, ay, trending ang iPhone. So, parang kailangan ng mga tao ng ebook din. For that, I think nag-sign up ako sa isang membership site wherein marami akong mga nadadownload na ebook na pwede kong i-resell. So, ganyan ang ginawa ko, di ba? Nag-resell ako sa eBay ng mga ebook. Tapos, isi-send ko lang naman sa kanila yung link ng ebook. And then, madadownload na nila. And, kumbaga, parang wala namang masyadong puhunan. Kaya binibenta ko lang ng 99 pence noon. Kasi magkano lang yung membership eh. Nakalimutan ko na. At nakalimutan ko na rin yung site. Pero, kumbaga, I'm giving you ideas. Ano yung mga pwede mong, you know, ibenta rin talaga sa eBay. So, ayan, nagbenta ako ng e-book. So, ayan, isa pang e-book. So, ang dami yung manadownload na iba't ibang e-book dun. And ganoon naman talaga pag naghahanap ka ng product na ibibenta mo, syempre, titignan mo yung trending din, di ba? Kasi kung ano yung trending, yun yung pabenta sa mga tao. And kapag may hype, di ba, yung mga tao kahit mahal, sige, bibilhin yan. Parang nung lumabas yung iPhone, nagtatrabaho pa ako nun as a sales consultant sa Carphone. Grabe, pre-order pa lang namin for 3 weeks. Ubus na yung stocks namin. Wala na kami ma-assign sa ibang customer na gusto mag-pre-order. Kasi, kumbaga yung stocks na meron sa system namin, yun lang naman talaga yung darating sa amin. So, pag lumagpas na dun or pag naubos na yun, wala na kaming maya-assign doon sa mga customer na gusto mag-pre-order. So, sobrang benta niya kahit grabe ang mahal ha. Parang nasa 500 pounds yata yun yung iPhone nun na maalala or 400 pounds. Pagkano yun? Parang 35,000. Most of the time, free dun sa mobile phone contract. Pero kung bibilhin mo nga siya ng walang contract, I think, siguro abot na mga 50,000 pa at that time. Pero sa bagay ngayon, may mga iPhone X, hello, nasa 90,000 ba yung price or 100,000? Grabe, di ba? Parang kapag trending kasi, mahal syempre. Kasi maraming demand para dun sa product na yun. So ako naman as a financial advisor, if you will look at it at, you know, at a buyer's viewpoint or kung nasa side ako ng buyer, I would say na magantay ka na lang hanggang sa mag-die down yung trend. Kasi pag nag-die down yung trend, di ba napapansin nyo ba, bumababa din yung price. Kasi yung demand nun, nawawala na. And then kung marami pang supply, syempre yung gagawin nila para maibenta nila is for them to lower down the price. Kaya nga, kahit, di ba, pag bibili ka ng mga TV, kapag bagong-bago pa lang yan sa market, sobrang mahal. Pero kapag may bago na ulit, na ano, na TV or model, di ba, nagbababa na sila ng price para maibenta na nila yung old stock nila for that model. Para yung bagong model, yun naman yung maipush nila.
So ako talaga, pag buyer ka, much better talaga magantay ka na lang. 'Di ba? Kasi benefit sa iyo 'yun, makakatipid ka. Pero pag seller ka, syempre pag naghahanap ka ng product, hanapin mo yung maraming demand para yung presyo mo talagang mataasan mo din. Pero pag marami na kasing competition din, yun lang ang mahirap. Syempre, no choice ka. Kung gusto mong mas marami kang mabenta, itataas mo. So, yun lang din ang mahirap kapag mga trending products ang pipiliin mong ibenta. Okay? So, nagbenta rin ako actually ng iPhone. Hanapin ko lang dito kung saan. So, ayan, nagbenta rin kami ng Apple iPhone 4. Tapos, as you can see here, £660 yung price. So, nung time din kasi na to, syempre may discount ako sa work ko. So, nakukuha ko yung mga iPhone units, mga cellphone units ng mas mura because of my discount. Syempre, yung discount ko, yun yung nagiging parang retail profit ko na binibenta ko sa eBay, di ba? So, ayan, isa sa mga binenta namin. So, mas mura syempre yung 16GB, di ba? £510 lang. So, ayan yung mga sold items ko noong 2010. Na pauwi na rin kami actually nito ng Pilipinas kasi as you can see here, July pa to, July 2010. Although nag-start talaga ako ng magbenta with eBay 2008. Kaso hindi ko na ma-retrieve yung email ko ng 2008, so 2009 na lang yun nandito. Pero yun nga, nagsimula ako sa eBay ng pagbibenta. Sa pre-love lang talaga yung mga lumang damit, yun ang mga inuna kong binenta hanggang sa ayun, nagkaroon ako ng idea kung ano yung mga possible na pwede kong ibenta. So ayun nga, nag-venture ako sa pagbibenta ng mga damit, ng mga exchange store, wholesale clothing, ganyan-ganyan. Hanggang sa kung ano-ano na, tapos napunta na ako sa dropshipping din, natutunan ko din yung dropshipping. Which is, I made a separate video for dropshipping kasi ibang business model din ang dropshipping, diba? So ito kasi, yung pagbibenta ko sa eBay, kumbaga binibili ko ng items, hawak ko na on hand, kumbaga yung item, tapos saka ko siya ibibenta. Except for the ebook ha, nag-sign up lang ako ng membership doon, tapos I was reselling it, okay? So hopefully meron kayo natutunan sa journey ko towards online selling. Ito yung pinaka-first na venture ko sa online selling, tsaka unang platform na ginamit ko nga is eBay. Tsaka ito yung naging daan for me to be open when it comes to entrepreneurship. Kasi syempre, when you become an online seller, pag nagbibenta ka na ng mga products na ganito, ikaw yung naglilist, ikaw yung nag-handle ng shipping and all that, syempre you would feel na parang, wow, parang business owner na ako, may sarili na talaga akong online business, diba? So hopefully it will inspire you to open up your own. Kahit anong piliin mong platform, eBay man yan, Shopify, Lazada, or your own e-commerce website, diba? So, nasa sa'yo lang yan, and even yung pagpili mo ng mga products, I mean, do a lot of research. So, I hope tong video na to, it will give you a guidance, lalo na sa pag-sign up sa eBay. So, hopefully, para sa mga na-inspire to, open up their own eBay store, magbenta sa eBay, kahit yung mga pre-loved items lang, or yung mga used items sa bahay rin, yun na hindi nyo na ginagamit. Sana i-share nyo din sa akin yung first item na mabibenta nyo, or kapag naging successful na yung eBay store nyo, or kapag nakapag-venture kayo sa mga iba't ibang platform pa, okay? So, I'm so excited to hear your stories, and I really hope that you will share it with me, yung magiging journey nyo din sa pagbibenta sa eBay, gaya ng pag-share ko sa inyo ng journey ko sa pagbibenta ko sa eBay. So, please subscribe to my channels, Working Mom's Journey and OFW Business Online TV, para mabigyan ko kayo ng mga updates sa mga bagong videos ko and hopefully sa mga bagong video tutorials for you to learn more about business ideas and anything na pwedeng pagkakitaan din. Okay? So thank you for watching this video and hope to see you in my next video. Bye! Don't forget to join our Facebook. Thank you. Bye.